Isang balita ang gumimbal sa mga taga Naga Camarines Sur sa linggong ito. Dalawang bata na ang isa may albinism o kung tawagi ugis. Kinidnap! Grabe, saan ang konsensya nito? Sana maibalik ang dalawang bata na ligtas. Kawawa naman. Tumulong ng mga vlogger ginamit pa sa mga modus nila. Maraming nabahala. Lalo't sa iba't ibang panig ng mundo, may mga napaulat na mga taong may albinism na di umano ikinakalakal sa underground market. May ilang isinasailalim daw sa ritual killings o pinapatay sa paniwalang ang ilang bahagi ng kanilang katawan, mabisa raw na agimat o amulet. Ang kalakarang ito talamak daw sa ilang mga bansa sa Africa kahit wala naman itong basihan at kailangan pa bang sabihing paurong at hindi makatao? Due to geographical location siguro ng mga lugar na ito, hindi sila educated about the condition. Siguro naniniwala sila na ito ay pampaswerte o magdadala sa community nila ng kamalasan. We strongly condemn all superstitions and cultural practices about albinism, most especially here in the Philippines. Gayunpaman, hindi malinaw sa una ang motibo nung nangdukot. Isa ang sigurado, ginamit niya ang pangalan ng charity vlogger na si Virgilyn Cares para makuha ang loob ng mga bata at ang kanilang pamilya. Sobra talagang hirap na hirap yung pamilya albino. Ang isa kasi sa mga batang dinukot, minsan ang itinampok sa vlog ni Virgilyn Cares. Kunting tiis na lang, nagpapaayos na ako ng salaming ninyo ha. 2020, nung nakilala ni Virgilyn ang nooy 6 na taong gulang lamang na si Marie. Hindi nito tunay na pangalan. Hanggang sa huli, palagi nyo kami sinusubaybayan. Maraming maraming salamat po. Dito sa kubong ito sa Tigaon, Camarines Sur, nakatira ang pamilya ni Marie. Sa 8 anak ni na Alma at ni Edwin, 4 sa mga ito ang ugis o may albinism. Putim-puti ang kanilang mga balat at malamais ang mga buhok. Hirap din nilang idilat ang kanilang mga mata. Madali kasi silang masilaw sa araw. Nagulat po ako dahil mas puting pinanganak. Napaglihi ko po sila sa buhok. Dahil malayo ang kanilang bahay sa kabayanan, ang mga bata hindi na iparehistro. Hindi rin daw nila alam kung ilang taon na talaga ang mga ito. Wala rin sa kanilang nakapag-aral. Mahirap po maninarahan po dito sa bukid. Nag-alaga po ako ng bata, si Mr. po nagtatrabaho. Kaya para makaraos sa araw-araw, si Alma isinasama ang kanilang mga anak na ugis sa panlilimos. Oh, balita po, nag-iingi ka dito. Nag-iingi ka, gulong? Opo. Bakit umiyak? Bakit umiyak? Si Virgilyn, pinakain sa karinderya ang mag-ina. Binigyan din niya ang mga ito ng pera at grocery. Salamat po. Ngayon sa araw, birthday ko po. Hanggang nitong Martes, nabalitaan na lang daw ni Virgilyn na si Marie at ang 6 na taong gulang nitong kapatid na si Mario, hindi rin nito tunay na pangalan, kinidnap. At ang dumukot sa mga batang ugis, nagpakilalang tauhan daw ni Virgilyn Cares. Di kita kilala. Mali nang pabayaan ko ng ganitong nangyayari sa pangalan ko. Kwento ng mag-asawa, matagal na raw silang binibisita ng nagpanggap na assistant ni Virgilyn na nagpakilalang si Jojo. Bumalik siya yung Abril na, may dalang bigas na isang basket. Sumabi naman siya na kasama na si Sir Virgilyn, kaya naniwala ko. Binakain ko siya. Silbihan ko siya na parang bisita, pigser-ser ko pa. Hanggang kinabukasan, nagpaalam daw si Jojo na isasama raw nito sina Marie at Mario papuntang Naga. Dadalhin daw doon kay Sir Virgilyn, tapos pupunta daw kay Mayor. Hihingi daw ng konting tulong na mapaatupan ang bahay namin. Sabi ko, salamat sa Diyos, wala akong cellphone. Wala akong number doon kay Sir Virgile, kaya hindi ko natawagan sila. Di sabi ko sa kanya, huwag mong pababayaan yan. Pero makalipas ang 2 araw, ang nagpakilalang assistant daw ni Virgilyn, hindi na nagparamdam.
Duman ako po kinabahan para kuwang bata. Hindi po ako napatulog po. Hindi po ako masyado pong nakakain. Hindi ko man po mahanap kasi meron man po akong maliit na anak. Naisip kong yung baka may ginawa ng masama, saan dalhin, ibinta, patayin, gahasain yung anak ko. Pag ginawa niyan, talagang hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa puntong yon, naghanap na daw ng paraan ang mag-asawa para makontak si Virgeline. Yung kapatid po ng asawa ko po, nag-text po kay Virgeline po. Kaya po nag-ingi po ang konting tulong para po makita po sa lahat na nawala po yung dalawa ko pong anak. Agad ding nag-post ng panawagan si Virgeline mismo. Kung sino man po yung makapagbibigay ng impormasyon sa lalaking ito, Jojo o Lasso po ang pangalan niya, ipagbigay alam po sa akin. Ang sinasabing rason po ay inutusan ko raw, ni hindi ko nga po kilala ang pagkatao ng lalaki na yan. Yung nabalitaan kong pinakuha ko, parang hindi na yun tama. Na-shock. Wala akong kaalam-alam. Nasa bundok ako noon, pababa ako noon. Nitong Miyerkules, formal nang inireport ng mag-asawa sa Tigaon PNP ang pandurukot sa kanilang mga anak. Hanggang ang mga otoridad nakatanggap ng impormasyon sa posibleng kinaroroonan ng dalawang bata. May isa pong concerned citizen ang nag-comment doon sa pinost ng vlogger. Namataan daw ang mga ito sa bayan ng Tinambak na mahigit isang oras ang layo mula sa Tigaon. Nakasabay ko po sila sa tricycle nung isang araw. Bumaba sila sa paradahan ng tricycle. Nag-coordinate kami doon sa Tinambak Municipal Police Station. Then sila na yung unang nakapag-respond doon sa area. Hanggang sa itinuro sa kanila ang bahay na ito. Nandito kaya ang mga bata? Higit sa lahat, tuluyan kaya nilang ma-corner ang suspect. Opo! Sa kanilang pag-iimbestiga, meron silang nadiskubre na laman ng bag ng suspect. Ano po ho? Doon ako kinabahan. Ano ito na labis nilang ikinabahala? Yung bata saan dalhin, pataye, gahasain yung anak ko. Talagang hindi ko mapapatawad. Ang pag-rescue sa mga bata at kung paanong dapat sila'y ingatan mula sa mga pilit na kumukuha ng ating loob sa aming pagbabalik. Isang batang ugis o may albinism at ang nakababata nitong kapatid, dinukot sa Camarines Sur. Hindi po ako napatulog po. Saan dalhin, ipabili, patayi, gahasain yung anak ko. Nakuha raw ang loob nila nang tumangay sa kanilang mga anak dahil nagpanggap daw itong assistant ng charity vlogger na si Virgeline Cares. Na-shock. Maraming pagkakataon na nang ginagamit talaga ako ng mga scammer. Pero yung nabalitaan kong pinakuha ko, parang hindi na yun tama. Hanggang sa may natanggap na tip ang mga otoridad sa posibleng kinaroroonan ng magkapatid at ng di umano lalaking kumidnap sa kanila. Natuntun nila ang tinutuluyan itong bahay. Opo! Nag-coordinate kami doon sa Tinambak Municipal Police Station. Then sila na yung unang nakapag-respond doon sa area. Pagkaakyat dito, binigay ko na kay PMP Jojo sa kayong dalawang bata. Ano nangyayari kayo? Nagpanggap po siya na ano siya ni Virgeline, alalay. Ang magkapatid, salamat sa Diyos, ligtas na na-rescue. Nakausap po yung suspect, bakit mo ginawa yun? Ginamit mo lang ng basta-basta yung pangalan ko. Sabi niya, nanonood daw siya sa akin ng mga vlog ko, inoobserbahan niya yung mga ginagawa ko, ginagaya niya. Ang suspect, kasalukuyang nakakulong sa Tigaon Police Station. Na-endorse namin yung kasong kidnapping and failure to return a minor. Doon po sa fiscal's office sa Naga, wala pong binigay na ako lang piyansa yung fiscal. Kasong kidnapping po. Pero ano ba ang kanyang motibo at kinuha niya ang mga bata? Opo! Ang mga otoridad may nakumpiskang bag sa suspect na naglalaman ng mga masiselang larawan ng ilang mga menor de edad. Ang ilan pa sa mga ito, walang mga saplot sa litrato. Hindi namin ito mga kilala. Wala po ang mga anak namin doon sa picture. Ang suspect na si Jojo, nagpaunlak ng panayam sa kulungan. Pero paglilinaw niya, hindi raw niya kinidnap ang mga bata. Ayon sa kanya, sadya lang daw silang na-stranded. Naalanganin kami sa oras pag-abot ng Naga. Nagtulong aldaw po kami doon sa Tinambak. Sindandarang bado po na sanglian po ninda. Tapos nilalabang ko po ang mga bado ninda. Naoran po sa Tinambak dahil kami nakakauli.
Inamin niya na napanood nga niya ang mga bata sa vlog ni Virgilyn. Dadawag-tawag ko na po, nabantog ko na po na ginagamit ng magurang, pinapalimos ang duwang ake. Naghapot ako, konsen ang harong kang anak araw, bibisitahan ko man po, tatabangan ko. Tinawag ko man po ning 30 kilos na bagas. Tapos may 500. May man po kung ginibo sa mga aki, sisisi po ako na nangyari po na iniba akong aki na dahil ko na inuli na karang aldaw. Pasensya na po. Pero kung tapat ang kanyang intensyon, bakit siya nagpanggap na assistant ni Virgilyn Cares? Paano rin niya maipapaliwanag ang mga masiselang larawang nakuha sa kanyang bag? Ayon kay Jojo, ang mga bata sa litrato, di umano, mga pamangkin niya. Bako makamismo ko ito nag-picture, so matua ka itong mga tugang inang matua. Sabi sa kuya, sindami ka gusto na ipalaminit ito. Inako na, ano ko na nga ni, na arapong ko naman po ta, delikado nga ni po ito. Na ano man po ta, so pag ganyan sa tasta po ka itong pagpalaminit ito, papadevelop, na hinayang man po. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect na dinukot niya ang mga bata at sa mga ebidensyang nakita sa kanyang bag, ang palaisipan para sa mga otoridad, hindi kaya ito kaso ng child trafficking? Wala pong human trafficking or witchcraft na nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya ito po ay bago at nagulat po kami na may ganitong insidente dito sa Pilipinas. Ang human trafficking ang pangalawa sa pinakamalaking krimen sa buong mundo, sumunod sa droga at kasama ang mga bata sa maitinuturing na risk population na itinatraffic. Tinatayang 60 to 100,000 na mga batang Pilipino ang biktima ng labor trafficking at sex trafficking. Sa ngayon, sir, wala kaming makita ng ano, ang gulo na may sindikato na humawak dito kay suspect. Magkakandak pa rin kami ng investigation. Magkakandak na kami ng ano, information dissemination through social media, mga barabarangay, para po malaman ng publiko na mayroong ganitong insidente. Regarding sir sa ano, picture, pwede rin tayo sir mag-file ng another case, yung sa violation against women and children. Ilolocate namin yung parents ng mga nasabing minor. Then, kukunan namin ng statement yung ano, yung mga parents kung bakit napunta doon yung ano, yung mga picture ng mga anak nila. Gagawin po ng paraan na palagi silang matingnan. Kikiusap ako sa DSWD na kung pwede, linggo-linggo mabisita sila dito. Si Virgilyn naman. Kamusta kayo? Muling binisita ang pamilya ng mga batang ugis para kamustahin ang mga ito. Mga people of the Philippines and of... Dinalhan niya ang mga ito ng bigas. Tingnan mo. Oh. Kalabaw. Salamat sa Diyo. At yero para sa ipinapaayos nilang bahay. Salamat sir. Hindi namin po ikaw magkalibutan. Tamang buhay. Salamat na salamat kami sir. Ingatan niyo yung mga anak ninyo. Huwag nang tuturuan na maglimos-limos pa kung kani-kaninong ang tao. Hindi naman po. Kung gagawa tayo ng content, isipin natin ano yung mga posesyong gagawin natin na matutulungan natin yung nanghihingi ng tulong, pero at the same time, hindi natin binaviolate yung data privacy nila. Iwasan ko yung pag-post ng mga address nila. Magiging maingat na lang. Magiging vigilant na lang tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi na kami talaga magtitiwala sa ibang tao na hindi namin kilala. Ganda-ganda, parang Amerikana ko. Nakaka-alarma na pati content ng mga may maganda namang intensyon na makatulong, kinakasangkapan ng iba para gumawa ng krimen, lalo pat ang mga biktima, bata. Kaya sa lahat ng pagkakataon, maingat sa mga matatamis ang dila at maganda ang mga ipinapakita. Dahil baka modus lang nila ito para manamantala. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.